sa kanya manunod ka. Saan yan? Tagaytay. May pool? Good afternoon sa 200, 300 na nanonood and counting. May hipon kasi kaming binili kahapon na malengke kami sa Marikina. Surprisingly, mas mura kasi doon kaysa dito sa Pasig Mega Market. Dati, itong Pasig Mega Market dinadayo pa yan ng mga ibang nagkakaringgarya kasi nga maganda daw ang produce sa dyan. Ang gulay, karne. Pero mas madalas sa Marikina kami namamalengke kasi mas mura. Minsan sa farmers market, mas malapit kasi yun Canada yan. Kaya kapag nandun kami during weekends, doon kami namamalengke. So bumalik kami ng hipon, buttered shrimp sana, buttered garlic shrimp. Ayan ang napakaraming garlic. Hindi na ako maglalagay na sibuyas. Pwede naman pero huwag na lang. Pero naisip ko kasi parang ang lungkot naman ng hipon lang. Wala man lang kagulay-gulay. So naisip ko dagdagan ng mais initially kasi merong batang kumalabit sa akin, nagtitinda ng mais. So bumili ako ng mais. Masarap naman din yan. Para yung mga kinakainan yung, ano ba tawag nito? Kainan yung mga, sa, ano? Hindi. Above sea level. Above sea level yata. Basta yung mga seafood na restaurant na pag kumain kayo, yung mga hipon, may kasamang mais. So, lagyan natin ng mais and sabi ko, kumpletuhin na natin. Mas gusto ko kasi yung ang hipon na may, but ang buttered shrimp na may broccoli. And so, ang usually nilalagay ko talaga ito, broccoli. Sinama ko yung stock kasi sayang naman, binayaran mo rin yan. Then, button potatoes. So nga lang, hindi ako bumili ng button potatoes. So, kumuha na lang ako ng patatas sa ref. Hiniwa ko. Hindi ko na tinanggal yung balat para mas maganda tignan. Tapos, nilagyan ko lang ng salt, pepper, and spices. Tapos, in-air fryer ko yan. Nilagyan ko ng onting olive oil, extra virgin olive oil para mag-crisp out siya. So parang prito pa rin yung texture. Mainit na pala yung ka. So lagay na tayo ng extra virgin olive oil. Hindi ko sure kung magka-cash out dito sa lalagyan. Pero kung hindi man, unahin naman nating lulutuin ang ating hipon. Tapos tsaka natin lagay yung tanggalin muna natin tapos
kung hindi kakasya lang, ah, tapos tsaka natin ilagay yung mga gulay. Nakikita nyo ba yung mga recent na post ngayon about sa dairy cream na hindi naman pala siya butter, so margarine pala siya. Eh, okay lang, masarap pa rin naman. Sabi dun sa mga article, ang butter kasi, syempre, na competition niya ang margarine eh. So, paninira lang daw ng mga negosyante na butter ang tinitinda. Butter ang product nila sa margarine. Ewan ko lang din kung bias yung nabasa ko na article. Sabi nga dun sa article na nabasa ko, well in fact, mas healthy pa nga daw ang margarine kesa hindi naman healthy. Parang sabihin na nating lesser evil ang margarine daw kesa sa butter. Eto, tinamad na ako mag-chop ng garlic, kaya ano yan, pinood processor ko na yan. Queensland daw ang recommended. Tama. Oh, naka huwag sa kontinidor. Mukhang darating ang tatay ko, ah. Ang gagambala. Ay, nananad si tita. Bumag sa kontinidor. Baka ako dadaan si papa. Queensland, ano, narecommend din yan ni Chef RV. Ayun, tinry ko rin siya. Sabi niya masarap daw kasi pag yun ang ginamit mo. Medyo mahal siya eh. Mas mapipreserve daw kasi yung lasa ng butter kapag nasa lata. So yung Queensland na in can yung binili ko. Okay naman. Pero ewan ko ah. Ano, syempre yun. Tawag dito. Subjective. So depende sa Titi Kem kung ano yung masarap sa kanya. Para sa akin kasi, medyo kulang, nakukulangan ako sa lasa ng Queensland. Pero masarap din naman. Kung papiliin ako, Queensland versus dairy cream ako. Mabilis na naman lutuin to. Yung mga gulay natin, yung mais luto na, yung patatas luto na, yung broccoli. Pinakuluan ko na to pero parang antigas eh. Matigas pa. Ayoko rin kasi ng overcook ng ano, na gulay. Pero medyo lulutuin pa natin yan ng bahagi maya maya. Lalo na tong mga ano, stock niya, mas matigas. Pero ano, sayang yan, isama nyo. Pareho lang naman ang lasa. Masustansya pa. Yung may natira din pala akong tahong sarip, naka-freezer naman yun. Luto na yun. Kaya, ano, isasama na natin. Medyo nagbabrown na pala. Hindi ko napapansin. Pwede na natin ihalo yung ating hipon para ano, medyo gumamig yung temperature ng oil. Kasi masunog yung garlic sa ilalim. Maglalasa, papait.
sa ano, sa buttered garlic shrimp, hinahaluan ko rin siya ng onting sweet chili sauce. Tsaka ang papaalat ko is oyster sauce. Mas maganda sana kung yung Thai na sweet chili sauce, mas masarap kasing flavor nun. Pero pwede na rin yan kung ano, wala kayong makita. Kahit UFC, okay din yan. Yan natin yung oyster sauce. Hindi lang. Para hindi masyadong mag-dark. Tapos mamaya, lagyan natin ng onting sesame oil para sa aroma. Ngayon, yung iba, pwede kayo maglagay ng asukal kung kulang pa sa ano, gusto niyo yung manamis-namis. Butter din kasi, salted din kasi yun. So, pwede nyo rin tikman-tikman para sure kayo kung sakto na sa alat. Nagdagan ko ng asukal para tumamis ng konti. At nagdagan natin ng asin. Ay, Tita Edith, nakakagutom daw, sabi ng ninang ko. Ang hipon kasi, mahirap na patagalin sa ref. Kung hindi nyo agad niluluto, papansin nyo parang umiitim, nangingitim siya. Kaya, as much as possible, siguro, maximum na yung 3 days or hanggat kaya na pagkabili mo, lutuin mo na rin. Naubusan ako ng dairy cream. Meron ako nakitang ano, star margarine. So, pwede din yan gamitin natin. Kung gusto mo naman na medyo may sabaw-sabaw, pwede mo rin dagdagan ng tubig. Pero ininit na, ano yan? Ininit mo? Oo. Lambot naman. Baka. Oo, wag na siguro.
Hindi namin alam kung magsasayang pa ba kami o hindi na. Baka kasi mapasarap ng kain. Masarap ng kain. Saan din kayo maglagay ng red chili flakes para may kagat ng anghang. So nga lang, pag may mga bata, medyo baka hindi nila mataypan kainin. So una kong ilalagay itong ano, broccoli kasi ano, medyo hindi pa siya ganun kaluto. Para lang mas steam pa siya. So yan, kung ano, kung wala kayo ng ibang gulay, okay na yan. Kahit ano, broccoli lang, sakto na yan. At least meron kayong hinaluan nyo siya ng gulay. So hayaan natin siya na ano, ma-steam. Tutibig pa rin naman yan. Ito muna natin. Siguro mga 5 minutes. So, ano bang mga ano plano nating lutuin for this week? Nakompleto ko na yung ingredients ng truffle pasta, truffle mushroom pasta. So within the week yan, magagawa na rin natin yan. And then kanina bumili ako ng hilaw na mangga kasi subukan kong gayahin yung pork binagoongan na natikman ko, luto ng office mate ko dati, si Sir Rainer Cruz. Sarap. Pero anong ginawa niya kasi medyo inano niya, parang nilitsong kawali niya muna yung baboy, tsaka niya nilagay yung bagoong, tapos tinap niya ng hilaw na mangga. Yun, ganun yung ano version niya. So subukan natin. Then ano pa ba? Dinakdakan. Ayun, bihira ako makakain nun. So, naisip kong magluto ng dinakdakan. Pero, combination siya ng pork and tofu para ano naman, medyo healthy. Yun yung mga naisip kong menu for this week. Meron din tayong pusit. Pero, instead na adobo, gagawin ko yung recipe nila mama. May halong pechay. Parang ginisang pechay at pusit. Ganun. Sarap siya. So pagka medyo malambot na yung ano natin, half cook na yung broccoli natin, tsaka natin lalagay ang mais at patatas kasi luto naman na yan. Ayan. Kita nyo, nagtubig siya. So, nagkasabaw pa siya kasi yung gulay natin. Nag-release pa siya ng sabaw. Ngayon, kung gusto niyo na lumapot yan, yung sabaw niyan, pwede naman. Gagawa kayo ng slurry. Combination ng water tsaka cornstarch para lumapot yung sabaw. Parang kulang siya sa alat.
Sige, kain ng patis. Ko-complement naman yun sa ano, sa seafood natin. Kahit ano lang, isang kutsara. Kung gusto nyo maglagay ng shrimp broth cube, pwede rin. Kasi maglagay ng magic syrup, pwede rin. Wala namang pumipigil. So itong hipon natin, mga 1 kilo ata ito. O, kung maraming kakain, syempre mabilis mauubos yung 1 kilo mo. Kaya the best talaga na haluan natin ng mga gulay-gulay. Pero actually kahit hindi ka na magkanin eh, kasi mais tsaka patatas, carbohydrates na yun. So kahit hindi ka na magkanin yan, panalo na yan. Dagdag pa ako ng margarine dahil sa nagkasabaw, medyo nabawasan yung lasa. Lagyan na natin ang patatas at mais. Yan, pahirapan na haluin niya. Pero okay lang yan. Labo-labo na yun sa loob. Walang tayo ng ibang sandok para mas mahalo pa natin. Bigyan natin ng unting sesame oil. Kahit 1 tablespoon para hindi naman niya ma-overpower yung lasa ng butter. Yan, may easy ilubog natin dun sa tubig. Para sa broth niya, para ma-rehydrate. Yan. Halos tumapo na sa lalagyan natin. Pero yan, taob yan mamaya. Yan, so luto na ang ating buttered garlic shrimp with vegetables. Nilagyan natin ng broccoli, ng patatas, at ng mais. So kahit wala ka ng kanin, pwede mo na yung lantakan. Nandiyan na lahat, ulam at kanin in one. So thank you sa mga nanood, sa mga gustong mapanood yung ibang videos na nagawa natin, do so. Just subscribe sa Mad Kitchen on YouTube. Pwede nyo rin naman panoorin dito sa Facebook eh, pero mas recommended yung sa YouTube, at least dumagdag sa view times. And also malaking bagay din po ang pag-subscribe ninyo. So
dun sa mga ano, looking forward sa game na gagawin natin for a chance to win air fryer. So nga lang, medyo busy po lang ako sa ngayon dahil merong upcoming na event. Kaya baka medyo madelay lang yung ano natin, palaro natin. Pero after Easter, resume na rin po ulit tayo. Medyo magiging busy lang tong mga darating na March dahil sa upcoming event. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe, hopefully makapagsubscribe po kayo. Feel free to share tong mga lives, Facebook lives na ginagawa natin. And subscribe, like, share din ang ating YouTube channel. So, nag-upload din po ako doon ng mga projects ko sa event para makita nyo kung ano ba yung pinagkakaabalahan ko aside from cooking and also meron din doon mga videos ng engagement namin ni Diane, prenup, wedding, so pati personal mga celebrations din. So hopefully ano, sa birthday ni Callie, she's turning 1 this May 7. So we're planning to celebrate and do our have our very first out of town with the family kasi nga dahil nga sa pandemic noon hindi tayo makalabas, pero we're planning na makapag rent ng private resort for the family. So yun, update ko na lang ulit kayo soon sa mga other menus na lulutuin natin. So thank you very much sa panonood. So yan ang ating buttered garlic shrimp with mixed vegetables.